Hello guys, ngayon ipapakita ko lang sa ito paano natin i-hack yung study.com na to. Yes, parang hindi na tayo magbabayad. so dito this part, yung madali yung part na, yung, the reason why madali yung lang i-hack ang study.com kasi yung ginagawa lang ng study.com is, in-overlap lang nila nito with a blur transition which makes us think na wala na palang laman nito other than just a blurred image. Pero sa totoo lang, lahat ng text nito is already pre-typed, meaning na nandito na lahat yung buong text. Yung ginawa lang nila dito is linear lang yung part nito para makabagbay, para makagawa na tayo ng account and magbayad sa kanilang subscription, which is not ang ideal na gawin. So dito, what we're gonna do is we're gonna check the elements of this. So, kailangan natin i-access ang kanyang source code. So, we just had to hit inspect. Iyan mo, click inspect dito sa blurred part. So, pwede ka na mag-hit F12, okay lang yun. Pero, usually, yun yung ginagawa natin, just inspect on the blurred part. Right-click it. So, here in this terminal, or hindi pala terminal to. Ano lang pala to? Yan, parang sandbox yung dating. Okay, so, or ID. So, meron dito mga tabs na pwede natin gamitin. So, what we're gonna be doing is select an element. So, ito yung pag-select ng element. Ito yung pag, hindi ko alam paano to, pero ito yung gagamitin natin madalas. Select an element and press the blurred part. So, dito, dito yung nagsimula yung blurred effect niya. So kailangan nating hanapin yung code na naging pasimuno dito sa pag ng blur effect na to. So hanapin natin yung the time na where before nagsimula yung blur effect. So hahanapin natin dito, it could be either these right next to this one. Kailangan before and right next to these. So either pwede sa tab content. Madalas sa tab content makakita mo yung hidden variables dito sa div class. So, ano natin to? I-open natin to in div class. And madalas may and most of the time, may makakita tayo ng may nakasulat dito na hidden. So, as of now, wala tayo mahanap na hidden dito. Which is, so, balik tayo dito sa part na to, which na, medyo nakakalito din eh. So, hindi pala ito. So, ulitin natin. So, nandito tayo, diba? Dito tayo. So, wala dun. So, try natin yung faded content. So, faded content. Kailangan ka na pag-faded. Ayan, ito. Para kita mo ito. Kita mo ito. Ito yung kailangan natin ano, tanggalin. Tingnan natin, check lang natin kapag tama yung pinili natin. So, tumunta tayo dito ulit. Dito tayo sa pinanggalingan natin. So, page main 0. Okay, so try natin refresh natin yung page tapos ulitin natin kasi ito talaga medyo nakakalito talaga kasi medyo magulo yung ano yung code na nilagay nila dito. So hit this one tapos hit either tab content. I think tab content yung pinuntahan natin. This is where the fade incur tab pane fade activated. So, yan. Okay, so nakita natin yung hidden dito. So, yung hidden variable na to, yung class na, yung hidden class na to, is under sa, yung kung tama yung, under siya sa tab content, tapos under din siya
under ng tab content after that, under din siya sa may tab paint fade active in. So, okay, so nakita natin to. So, yung ano natin, yung main, yung target lang natin is hanap tayo ng, ano, ng div, a div class na nakapangalan siya as hidden. So, tanggalin na natin to. And enter. So, kita natin na ano natin ito. We have successfully unlock or unblur the whole thing. So, kita natin there's another one, there's another blurred part. So, same din siya. We just have to find where the blur part occurred. So, kita natin dito. Hanapin natin kung may makita tayo dito. Ayan, ito. So, ito talaga yung ano, yung code ng Palga sa paggawa ng hidden overlap. So, kita natin to. Basta tandaan lang natin dito, this yung nagka-cause, yung nagsimula ng ano, ng hidden ng blur effect is yung div class equals hidden ng non-bindable. Okay, so now i-add natin, erase natin. Ay, hindi pala. Mali. Okay. Okay, madalas hindi gumagana. Okay. Okay, so... So... Ito, diba? Okay. Dito rin dito lang gumana. Okay, medyo na nalito din tayo tuloy. So, with content hidden tapos ayan, ito. So, may nakita na tayo dito. So, siguro yun dahil lang ba't hindi natin na, ano, hindi gumana yung at the first part. Siguro mali yata yung hindi yata yung tamang ano, hidden class na binura natin. So, this one. Okay, so if we try na gawin natin the same method, mapapansin natin na wala tayong mahanap ng ano, na div wiki content. So at this point, wala na masyado tayong gagawin dito kasi konti lang naman yung text na nandito sa baba, which make us think na meron pa tayong kailangan natin yan. Na, pero wala na masyado kasi ito na talaga yung ano in the end of the end of the rainbow. So ito yung so yung mga text nito, yung mga blurred text is already there, naka-overlap siya for some reason, pero this part lang talaga hindi talaga natin kaya i-unblur to because there's no need kasi nandito na yung lang in text. So dito nag-store yung text, so dito sa UL and see here, ito yun, tapos ito, ito, and ito. So wala na masyado tayong gagawin dito. It's all done na siya. So, yung gagawin mo lang yung sa copy and paste mo lang ito, these last parts of the learning outcome. So, as you can see here, basta pag may nakita ka learning outcomes, madalas nandito nakastore yung kanyang text. Okay, so, ayun, yun ang masasabi, yun ang, that's all I can say for now, pero, ulitin lang natin dito sa, ano, sa, nasan ba tayo, transcript tayo, no? Wala pa tayong sa transcript, dun, lesson ang gamit natin, okay. So, here, ay, hindi pala, natapos na natin yung transcript. Dito, sa, ano, try natin dito, sa, sa lesson tab, okay. So, ulitin lang natin dito. Ito dito, tab class, tab content pala, sorry. So, hanapin natin yung meron nakasulat hidden. Okay, so wala dito siya sa ano. Wait. Teka. Sorry, ulitin natin, sorry. Natuloy na ligaw talaga, tuloy ako. Okay, so ulitin natin. Saan ba tayo?
lesson tayo naman, di ba? Okay. Okay, G. Okay. Sige. Alright. Ito. Ulitin natin. So, sabi dito, fade content, di yan ang aim natin, di dyan nagsimula yung fade, dito siya nag-start and end, and hit natin ang div class tab content, and hit natin yung tab pane fade active in, kasi nandito yung code na where the hidden variables occur. So, ano lang siya, yan, ito. Mahanap natin. So, yan natin. Yan, i-delete natin, tapos enter. So, kita natin, nandito na lahat. So, if gusto natin, yan, ito, tingnan natin kung kaya natin i-do the same dito. I doubt magagawa natin to kasi... Okay, so it's either try natin dito, like, pwede natin gawin dito sa lesson summary. I do know na nandito na din yung, the full text of it, pero yun, ito. So, ito na yan. Yes, kasi alam ko na nasa end part na tayo ng lesson, tapos dito nila nilagay yung text, and nablur lang nila yung this part. So that they will trick us na nawala na palang laman after this. So yun, copy paste mo lang ito and there you should be good to go. So isi-send ko din yung link dito yung procedure kung paano ginawa yung trick na paano ma-unblur yung study.com. Ito yun kasi isi-send ko na din to sa inyo. So yun, thank you.